papansin nyo guys, ito, ito, sa pamamagitan nito, ayan, tumumulaklak. Ang ginagawa ng, gumagawa ng suka na nanggagaling dito sa tapas ng niyog. So ito, ang ginagawa nila, ito yung parang puso ng niyog, ano? Ito, tinatalian nila to, at saka, ayan, tinatanggal nila ito. And then, good morning Maharlika! Ngayong araw ay papakita ko sa inyo, tuturo ko sa inyo ang proseso sa paggawa ng tinatawag na suka na nanggagaling sa puno ng niyog. Let's go! Baba sheep, very good! Next? What's that? Pig. Pig. Yeah, pig. Very good. Next. So, akyat tayo ngayon dito para ipakita ko sa inyo kung paano. Dadaan lang. Baka ano tayo. Mahulot, ano? Oh. Sige, akyat. Yan. Ah. Yan. Dapat dahan-dahan lang guys, ano? Pag umakyat kayo, dahan-dahan lang. Ayan. So dito guys, ito, papansin nyo guys, ito, ito, sa pamamagitan nito, ayan, tumumulaklak. Ang ginagawa ng, gumagawa ng suka na nanggagaling dito sa tapas ng niyog. So ito, ang ginagawa nila, ito yung parang puso ng niyog, ano? Ito, tinatalian nila to, at saka, ayan, tinatanggal nila ito, and then, tatalian, tapos, kakap nila yan, and then, tatalian nila dito, para, yumuko ito. Ayan. Papa! Dahil sa pamamagitan nito, what are they doing, Papa? Lalabas dito yung katas ng niyog. Lalabas dito yung katas ng niyog, ano? Na ginagawang suka. Ayan. Then, nilinisan nila yung mga tulad nito. Ito, tinatanggal yan. Tinatanggal nila to. Para malinis. Para isa yan sa pamamaraan para maganda at dumami yung katas ng niyog tuwing umaga. Yan ang oras ng tamang pagkuha ng katas na manggagaling dito sa niyog. Kasi marami na yan. Biruin mo magdamag. Tapos kinabukasan, umaga, tatanggunin na lang gumagawa ng ano suka, no? Kukunin nila, and then pag nakuha na nila, ganun din ang sistema, nakat nila yan para panibagong katas na naman ang lalabas mula dito sa niyog, ano? Minsan guys, ano, wala, ano pa to, buo pa to, mas maganda yung buo pa, ano? Buo to, ito, buo, and then kinakat nila, tapos nilalagyan ng ano, lalagyan dito, tatalian lang para hindi siya mahulog. So yun guys, then mga after mga 1 month siguro, yung katas mula dito sa niyog ay magiging suka na, ano, kaya mas maganda ang suka na nanggagaling dito sa niyog kumpara sa gawa lang sa mga factory, ano. So yun ang the best, yung suka na nanggagaling dito sa niyog. So ayan guys, mapapansin nyo, ayan o, pag laki yan, yan, isa din yan sa pinagkukunan ng katas ng niyog na ginagawang suka. So dito naman, so ito, ayan, may ano na, may puso na, kumbaga sa ano, puso ng niyog na, no, lalaki yan, tapos magiging buko na, no. Tayo dito banda. So, ayan,
Ayan guys, tulad yan, ayun o, malaki na siya. Ayan. Yan. Ang ginagawa nila guys, ayan, tinatalian nila to dito para yumuko ano. And then, ikakat nila yan dyan para tumulo yung katas ng niyog. Tsaka, ginagawa nilang suka. Ayan o. O, parang pinakapuso ng niyog ano. Ayan ang ginagawa nila. Diyan diyan kukuha sila ng katas ng niyog na ginagawang suka. Ayan tulad ito. O yan, puso pa siya, so bata pa. Kaya maraming katas ang lalabas diyan na ginagawang suka. Ano. So ito maganda kasi to kasi ano lang hindi siya mataas na niyog pandak kaya hindi mahirap akyatin. Ano? Kaya maganda siya. Ayan. Dapat itatanggal 'to eh. So ngayon guys, papatulin ko tong isang sanga kasi ano na siya ito, nakakabahala na dun sa sampayan namin. Ayan. Rescue me, Angel. Tagay natin dito. Doon na sa gilid sa kabila. Doon, doon. Sa pa? Saan? Ayan. Ito? Hindi yan. Ito to. Saan? Ayan, sa. Ito? Oo. Pwede doon. Pupuhin natin. Maliwalas na. Pwede nang pagkuhanan ng katas ng niyog at saka gabi natin ng gabing suka. Ano? Alright guys, thank you for watching. Please don't forget to subscribe to my channel, Maharlika Filipino channel. See you next time. Bye-bye!